Kainin natin. Gutom na, gutom na. Mga kabagis, magandang hapon. And for today's video, pag-uusapan natin kung nasa grower stage natin at mga alagang fatteners, ano ba yung mga dapat nating tingnan at i-observe. Kasi sa akin, sa mga ganitong edad na mga fatteners, almost 2 months na, we have to make sure na nasa grower stage na sila. Kasi kung nasa grower stage yung mga kabagis at tama yung ating pagpakain, tama yung ating pag-execute doon sa pagpakain ng grower stage natin, ang result niyan, mga kabagis, daily basis mayroon tayong makikitang changes sa ating mga alaga, yung mga paglaki nila, yung pagbigat, yung kanilang katawan bumibilog daily or every other day. May mapansin kang pagbabago sa kanila kapag ka nagawa mo ng tama pagpakain ng grower stage. At kung hindi, mga kabagis, then that's the time now you need to think of changing your feeds or ano yung mga dapat mong gawin para magawa mo or ma-perform mo yung tamang laki. No? Ma-achieve natin yung tamang laki, tamang bigat ng ating mga alaga in a proper way, yung bang tamang panahon. No? So yun yung pag-uusapan natin, mga kabagis, sa ating topic ngayon. And magbaligo muna tayo sa ating mga alaga. Ipakita ko sa inyo yung mga mukha nila. Yung mukha nila, yung first time nating basain, no, kanitong mga panahon, malalaki na sila. Gustong-gusto nila talaga yung higaan nila, yung dumi nila. Pakita ko sa inyo din, magpapakain din tayo, mga kabagis. So, if this is your first time here in my channel, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dyan, mga kabagis, or palagi na kayong nanonood sa ating channel, hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-subscribe nyo na yan, mga kabagis. And you hit the notification bell para updated ka every time na may upload ng gagaya nito. Most especially sa ating mga fatteners hanggang mabenta natin. Ito ang mukha nila, mga kabagis, pag walang ligo. Yan. Ang dumi. Pinapalambot lang muna natin. Kukuskusin ko yan maya-maya, kabagis. Hindi ko na lang mabidyuhan. Pagkuskus natin kasi yung hirap ang video. Ganito kalaking mga alaga natin, mag almost 2 months na sila sa inyo mula pagkabili. Anytime pwede na yung paliguan, mga ganyan, kahit gabi, mga kabagis. Before kayo matulog, pwede nyo yung paliguan para malamig yung pakiramdam nila at malinis din yung
kulungan, hindi sila matulog sa dumi. Mga ganito kalaki kasi, pansin ko, gusto na nila matulog sa kanilang dumi. Gusto higaan nila yung dumi nila eh. Pero nung maliit pa yan, ano, takot yan. Takot sa dumi nila yan, mga yan. Sila mga kabagis, tapos na nating malinisan. Ayan ang mga mukha. Ayan. Kapansin nyo may maraming mga kagat sa lamok o mga katawan. So yan sa dahilan bakit ko tinaluan ng primoxil yung kanilang pampurga kahapon na latigo. At may ubo nilang iba. Okay lang naman yan. Yan yung gawain ko mga kabagis noon pa. At wala namang may nag-comment kasi na ano daw, baka daw mas stress o ano. Hindi naman yan. Matagal ko nang ginagawa yan. Kapag ka lang may mga ganyan, may mga sugat, at bihira lang ako gumagamit ng primoxil, mga kabagis. Talagang mabilang lang. Yan. Yan sila. Nakuha na rin natin yung mga dumi doon. After nito, papakainin na natin itong mga kabagis kasi pananghalian na nila. Yung guilt natin, halatang nag-git si ang ingay niya. Ang matawag ng barako. Alright, yun na sila. Ito, maglagay ako ng tubig dito sa kanilang drum. Yun na. Ito na yung pinaka-close nila na kuha. Inin ko muna mga kabagis. Kainin natin. Gutom na. Wait lang. Ito. Gutom na. Thank you.
Kung napansin niyo yung first few weeks ng ating pag bili nito mga kabagis, ito yung pinakamaliit, itong Duroc. Sa ngayon, siya pa rin yung pinakamaliit pero humahabol siya sa mga malalaki na. Humahabol siya. Maingay siya. Hanap siya ng kanyang barako. Napansin mo, hindi na siya, hindi na siya gaano kataba. Nini-reduce-an talaga yung pagkain niya. Ayan, hindi na masyadong mataba. Sa ganito mga kabagis na almost 2 months na yung anyong mga alaga, yun lang yung gusto kong ma-recommend at ma-emphasize na dapat nasa grower stage na, nasa grower stage na kayo sa mga ganitong edad para talagang hahataw sila ng hahataw na. Kung napansin ninyo mga kabagis, ako napansin ko kasi dito, ako kasi yung taga-pakain at nagbi-video. Nung nag-start na kaming nag-grower nito, again, yung grower ng pakain ko is combination of UltraPack and Bimig Expert. Yung grower, kinukumbine ko lang, wala na akong ibang hinahalo. Pero kung mayroon lang sanang hammered corn dito sa amin, then haluan ko pa rin sana ng ganun, pero wala eh. So yun lang ang ginagamit ko. Pero daily, may nakita akong improvement daily sa laki nila. Kumbaga, araw-araw lumalaki sila mga kabagis. Yun yung observe ko sa grower stage na. Yan, sa nagtatanong sa ganyang karaming biik at ganyan kalaki, ang mauubos nila every meal is nasa 5 to 6 kilos pa rin. 5 to 6 kilos every meal. Minsan mabigyan ko ng 1 kilo. So, 7. Minsan lang. Pero yung normal na ubos na pagkain nila is 5 to 6 kilos sa ngayon. Sa mga nagtatanong. Naka-dry feeding yan mga kabagis kahit grower na kasi nag-experiment ako, sinubukan ko ng wet feeding. Ang tagal na ubos ng feeds nila. Tapos mayroong chance na mamaho, mayroong chance na magtapon ka ng tira dahil sa tagal nilang makaubos ng basa na feeds. So ganyan lang, dry. Mas ano sila, mas mabilis silang makaubos sa dry feeding. Kaya ako, doon ako kung depende lang talaga yan sa inyo mga kabagis. Ang akin is walang maganda at walang pangit sa dalawa. Nasa pag dry feeding ka, i-make sure mo lang na may tubig kang ganyan. Yan, connected doon sa pig drinker nila. Tapos dry feeding, okay lang yan. Basta yun yung ano, yun yung mas nakasadayan at mas hiyang yung mga alaga niyo. Doon kayo, doon ninyo i-ano yung pagpakain ninyo. I-focus. Huwag yung
I-change ko to sa wheat feeding kasi itong sinabi ni yung mga ganyan mga kabagis ba na i-change ko to sa wheat feeding kasi yung sabi ni kabagis o yung sabi ng vlogger na ano maganda daw ang wheat feeding mas nasanay yung baboy mo sa dry tapos talagang pinilit mo sa wheat feeding kahit ayaw nila. So ang ending yan, magtatai talaga yan kasi maano yung pagpakain mo. Mabigla sila at ayaw nila yun. Tapos pinilit mo pa rin mga ilang araw. So magka-problema. So kung saan lang sila hiyang, i-try mo i-introduce in one day kung mapansin mong ayaw talaga. Ang purpose naman natin yan is kung saan sila banda mas mabilis makaubos. Kung makaubos sila ng mabilis sa dry, din dry kayo. Kung mabilis naman silang makaubos sa wheat feeding, yung talagang mag-aagawan sila, wheat feeding kayo. Pero kung ano talaga, sa observation lang talaga yun mga kapatis. Observation and application. Saan ninyo nakita? Saan ninyo na mas hiyang ang mga alaga ninyo din doon kayo mga kabagis. Yun lang yung aking suggestion dyan. Hindi sa sinabi ni Atal Pulano na mas maganda si wet feeding, mas ano si dry. So, nasa sa inyo lang talaga niya kung mas saan hiyang yung mga alaga. Go tayo doon. Alright. So yan mga kabagis, no? Thank you so much for watching.